Ayan, good day guys, no? Update ko kayo dito sa aking mga sisiw na napatch ko sa aking incubator DIY. Mga dumi, ipot, tapos natatapakan nila yung kanilang paais na dudumihan, tapos kinakamot-kamot nila sa kanilang katawan. Yan. So ngayon siguro mapupunas-punasan nila dito yan, yung katulad yan, no? Nag-ipot na naman, no? Matutuyo kagad yan, tapos mapupunasan nila yung paa nila dito sa buhangin. Ewan ko lang kung ano, kasi medyo nanunukanuka sila ng buhangin, karoon sila ng ano, sakit, wag naman sana, pero pinili ko yung buhangin na yan sa ano, tapos binilad ko muna, pinatuyo ko muna bago ko nilagay dito sa box na to. So ayan guys, no, ayan, binigyan ko lang kayo ng idea at i-update ko kayo kung ano mangyayari sa mga sisiw. First time ko lang maglagay ng buhangin dito sa box na may buhangin, yan. So ang dating ginawa ko is box lang, walang buhangin, pinapalit-palitan ko lang ng ano, ng dyaryo o yung karton sa side nila. Ngayon gumamit ako ng buhangin. So pakita ko sa inyo yung ano, yung ito, yung ito pala, dito na lang papakita sa video. Yan, yan. Kung nakikita niyo yan, yan yung inalagaan ko ng isang buwan. Galing din yan sa ano, DIY ano ko, incubator. So isang buwan na mayigit sila, no? So yun, ganun din yung pagpapalaki, ganun din na gagawin ko pagpapalaki dito sa mga to kahit isang buwan. So maka isang buwan sila mahigit, is pwede na silang ilabas. Ibig sabihin nun, yung feather nila is naka-form na sila ng ano, na kompleto na nila yung kanilang balahibo. So ito yun, nagpo-form na yung ano nila. Tulad nito ito yun, may kita na yung pakpak niya. Yan yung Rhode Island Red ko. Yan. So yan, ito yun naman yung native, yan mga native.
Itong ano, black na yan, is black astrolope. So, galing daw siya sa Australia.